tingnan muna natin yung chart ng Monday. So, kung makikita ninyo yung candlesticks dito, ay medyo nasa taas na siya, parang oversold na siya, no? Kung mapapansin ninyo ito, pataas siya, and then bigla na lang siyang nag-sideways. Parang unti-unti na siyang humihinto sa pagtaas. Kaya habang nandun pa siya sa taas, pwede na tayong mag-sell ng stocks. Okay, so ito yung lagay ng ating call financial account as of August 30, no? Lahat halos ay green, maliban na lamang doon sa A-rate na -6.0%. Alamin natin kung ano na ang trend ng mga stocks ngayon sa Philippine stock market gamit ang call financial account natin. Alamin ninyo sa video na to kung time to buy na ba o time to sell ng ating mga stocks. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. So simulan muna natin ang video na to sa pag-deposit ng funds sa BPI. So yung aking BPI account ay nakalink doon sa call financial. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-deposit ng fund gamit ang BPI app. So, itong nakikita ninyo sa screen ngayon ay pinapakita ko dito kung paano mag-deposit ng fund sa BPI application. So, nag-login ako at gamit ang aking savings account, pupunta ako sa pay bills. So, ikiklik ko yung pay bills. Under ng pay bills kasi yung call financial. So, inad ko yung call financial account ko dyan. So, maglalagay tayo ng pera doon sa call financial account gamit itong pay bills ng BPI. And naglagay lang tayo ng konting notes dyan related doon sa call financial. And then once na kinontinue mo na at kinonfirm, so magkakaroon ng verification yan, saka kung ngayon yan, mako-confirm yung payment. So successful daw, hihintayin mo na lang na pumasok ito sa iyong call financial account. So na-deduct na siya doon sa savings account yung amount na nilagay natin sa call financial. So ngayon, punta naman tayo dito sa ating call financial account at makikita ninyo noong araw ng August 23 ay bagsak ang market. Medyo mababa na sa 6,603 pesos ang PSEI or 6,603.31 points. At yung ating buying power dyan nung panahon na yan ay 17,932.39. At yung ating stock position naman, kung makikita ninyo, although yung PSEI noong mga panahon na yan, noong August 23 ay lahat namumula, so pabagsak ang trend, ay yung iba nating mga stocks dito ay halos lahat ay green. Okay, so dalawa lang yung hindi green, which is red, ibig sabihin potential loss yun, A-REIT at saka yung SM ang namumula, no? -4.91% at saka yung SM naman ay -2.27%. Pero okay lang yan guys, kapag mga ganyang namumula yung stocks ninyo, huwag nyo munang galawin, hayaan nyo lang yan na bumalik sa dati. Kasi ganun lang naman, di ba? Ang trend usually up and down lang naman yan. So kailangan nyo lang talaga maghintay. Gaya ng paghihintay natin dito sa Ayala, bumaba din yan ng mga nakaraang araw or ng mga nakaraang buwan, bumaba din. At ngayon, unti-unti na siyang bumabalik. So ayan, 1.20% na yung gain natin dyan or potential gain. Yung GFC naman ay 17.78%, no? Pero maliit lang yung stocks ko dyan. 20 shares lang ang meron ako dyan. Yung sa Monday naman ay 14.38%. So tignan natin yung lagay ng PSEI noong mga panahon na to. For the past 6 months or a year, medyo downtrend talaga, no? Pero unti-unti lang nitong mga nakaraang buwan, unti-unti lang siyang medyo paangat ng kaunti. And then hindi mo alam kung saan patungo yung trend dahil mamaya bababa na naman. As of August 23, nagsara siya ng 6,596.98. Kung kanina nag-start yung ating video na gamit ang BPI, naglagay tayo ng fund sa call financial, makikita ninyo na kanina yung ating buying power ay nasa 17,000. Dahil nga naglagay tayo ng amount dun sa call financial natin gamit ang BPI, ay nadagdag na siya dito sa ating buying power. So naging 21,932.39. So kanina nasa 17,000 lang yan. So ibig sabihin pumasok na yung ating dineposit na amount dito sa ating call financial account. So dahil meron na tayong 21,932, pwede na tayong bumili ng mga additional stocks dyan. Pero bago ko naisip bumili, chinek ko muna itong Monday, yung galaw ng Monday, dahil medyo mataas yung ating gain dyan, almost nasa 15%. Ang rule ko ay kapag lumagpas ng 8% yung aking potential gain, ay magbebenta na ako ng stocks. So sa case ng Monday, 15% na yung kinita ko sa kanya. Kaya gusto kong magbawas ng stocks gamit ang selling tool ng call financial. So kung makikita ninyo yung candlesticks dito, ay medyo nasa taas na siya, parang oversold na siya, no? Oversold, so ibig sabihin anytime or any moment ay bababa na siya, magda-downtrend na
uli itong Monday. Kaya habang nandun pa siya sa taas, kung mapapansin niyo ito, pataas siya, and then bigla na lang siyang nag-sideways. Parang unti-unti na siyang humihinto sa pagtaas. Kaya habang nandun pa siya sa taas, pwede na tayong mag-sell ng stocks. So, makikita natin dyan, yan yung moving average niya, no? Yung 32 moving average, 65 and 130. And tingnan din natin yung ibang values na nasa baba ng chart, katulad ng RSI. Kung mapapansin natin na nagsimula na yung downtrend ng RSI, so nasa 59.88 na yung RSI nito. And yung DMI naman ay medyo unti-unti na umaangat yung red line, no? Yung red line. Kung makita din natin, ayan, yung red nitong, itong red na to ay paangat na, and yung red din ito nung MACD, okay? So ito yung MACD, then ito yung DMI. Mapapansin natin, unti-unti na siya nagko-crossover dun sa blue or dun sa black. Yung red ay malamang pa-downtrend na siya. So yun yung turning point natin kung bakit gusto na nating magbenta ng Monday. Kung makikita nga natin dito sa ating portfolio na yung Monday ay nasa 15.09%. So kapag nagbenta ako ng stocks nito, so meron akong 900 stocks. So pag nagbenta ako niyan, mga kalahati lang siguro para makakuha ko ng, magkaroon ako ng real gain. So ayan, kinlik ko na yung Monday at pumunta na ako sa sell page. So nag-set na ako ng order. Yung number of shares lang na binenta ko is 500 at a price of 16.18 pesos. Kasi yun na yung presyo niya nung time na yan. Para mas madali natin mabenta, gamitin na natin yung current price niya. So enter your password and then place order. Yung bilis ng pag-execute nito ay depende sa dami ng buy and sell nung mga panahon na yan. Okay, so in-skip ko na at pinakita ko na ngayon sa inyo dito na transact na natin. So naging successful yung transaction natin sa pagbenta ng Monday. Kapag successful lang inyong transaction, may makikita kayong ganitong acknowledge transaction confirmation pag nag-login kayo sa inyong Call Financial account. So let's say sa susunod na araw siguro after ninyo magbenta, makikita nyo na itong page na ito. Ito yung unang-unang bubungad sa inyo. So nagbenta tayo ng 500 stocks worth 16.18 pesos at ang halaga nun ay 8,009. So pinapakita lang dito kung magkano yung binenta, magkano yung mapupunta sa buying power mo. Ito yung madadagdag sa ating buying power, yung 8,090. So enter nyo na yung password dyan para ma-confirm, ma-acknowledge nyo na ito yung transaction na ginawa ninyo. Okay, so ito naman yung status ng Call Financial as of August 30. So kung makikita natin, yung PSEI dito ay nasa 6,690.27. So hindi halos gumagalaw, no? Kung i-compare natin yan last week, August 23, halos same lang yung PSEI points. Pero for today, biglang bumaba and then unti-unti na naman siyang umaga. At nag-close nga siya ng 6,690.27. Punta tayo sa ating portfolio, yung current stand na ating portfolio as of August 30. Okay, so ito yung lagay ng ating Call Financial account as of August 30. No? Lahat halos ay green, maliban na lamang doon sa ERIT na minus 6.0%. Kasi nung time na binili ko yung ERIT ay nasa 40.1791. At ang market price na ngayon ay 38.10 pesos. Magandang sign ito, no? Kung makikita natin, si SM ay naging green na. 1.20, so pataas na si SM. Unti-unti na siyang tumataas. And kung makikita naman natin si Mondi, 16.73%. No? 16.73%. Ibig sabihin, nung last week ay 15% na yung gain ko sa kanya, ngayon ay mas tumaas pa siya, naging 16.73%. So ibig sabihin, kung naghintay pa sana ako last week, kung hindi ko yung binenta last week at ngayon ako nagbenta, baka mas malaki yung kinita ko sa kanya kasi 16.73 yun. Kung 15% siya last week, ngayon 16.73 at ngayon ko siya binenta, mas malaki yung kinita ko sa kanya. Although, wala na, nabenta na natin. So, ang natitira na lang natin dito ay 400 shares ng Monday. At yung Jollibee natin, hindi pa rin natin magalaw-galaw. Tignan nyo guys, kung noon pa lang na mababa siya, na nasa 189.92 pesos per share pa lang siya, siguro sana dinamihan ko na ng shares dito or hindi ako nagbenta ng ganun kadami kasi 20 shares na lang natitira dito. Kung 25% to ngayon, so sobrang laki na siguro ng amount, hindi lang 949.68 pesos yung kikitain natin. Pero dahil 20 shares lang yan, yan lang ang ating potential gain. So ayoko siyang ibenta, hayaan ko lang siya nandyan para pang inspiration lang din. Or malay natin, di ba? Hindi natin alam kasi nga up and down naman ang trend. So ayan guys, magandang makita na sa ngayon. Ito, ngayon ko lang uli
hindi nakita. Halos ilang buwan din, ano? Or napakadaming buwan na yung nakalipas na puro red yung makikita natin dito sa ating portfolio. Pero ngayon, yung irit lang yung red. So halos lahat ay green. So ibig lang sabihin nito guys ay hindi madali or hindi madalian ang pagkita para kakumita dito sa Call Financial. So ang lesson dyan guys ay kailangan talaga maghintay, mag-effort ka na mag-invest ka lang na mag-invest at hantayin mo lang na mag-green yung or magkaroon ka ng potential gain sa mga stocks na i-investan mo. So syempre kailangan pag-aralan mo rin mabuti kung ano yung mga stocks na iyong bibilhin or ibibenta para mas malaki ang iyong kikita. Diba? Meron na kayong idea kung anong nangyayari sa market ngayon at kung ano ng stand nitong mga companies na binilhan ko ng shares. So magandang makita na lahat sila ay green. Although hindi pa tayo nakakabawi-bawi pa dyan. Kasi nga, hanggat hindi natin binibenta yan, ay potential gain lang yan. So, hindi pa yan yung real gain. Mangyayari lang yan kung binenta na natin lahat yan. Pero hindi natin gagawin yun. Uunti-untiin lang natin. Kasi meron tayong goal. Okay? So, yan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Kung nagustuhan nyo, please like this video. Mag-comment na din kayo. At i-share nyo na rin to sa mga gustong mag-aral ng Call Financial Stock Market sa Philippines. So, maraming salamat sa mga nanonood. At patuloy na nanonood. Kung nakasubscribe ka na, thank you so much for subscribing. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-hit mo yung notification bell para lagi ka updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos. At kung interested ka pa sa ibang mga topics namin related sa investing, so meron din kaming investing dito sa Japan. Kung nandito ka sa Japan, pwede ka rin mag-invest sa stock market dito sa Japan. Punta nyo yung aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming mga playlist dyan na makakatulong sa inyong pamumuhay, hindi lamang sa Philippines, kundi pati dito sa Japan. Okay, thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag nyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Ayan na, bye!